Kay Soto nagka-injury sa critical NBA workout. Talagang balitang balita yan, guys. So, nawa eh hindi siya masyadong serious na injury. So, Manila, Philippines, hindi inaasahan nagkaroon ng low ankle sprain injury ni Kay Soto sa kanyang training sa NBA sa Atlanta Hawks facility at target nitong magpahinga ng ilang araw bago sumabok muli sa critical training camp dahil magaganap na sa June 23 ang NBA draft. Ang mga international na maglalaro na walang karanasan sa kolehiyo sa US ay binibigyan ng hanggang June 13 upang magpasya kung aatras o hindi sa draft. At mukhang hindi umaatras si Kay Soto sa ilang mga kupunan sa NBA na nagpapahayag ng interes. Sa ngayon, nagtatrabaho na si Kay Soto and nakatrabaho na ni Kay Soto ang New York, Orlando, Cleveland, Cavaliers, Chicago Bulls at Hawks. Ang kanyang exposure ay nasa Eastern Conference. Magamat ang draft forecast na si Brett Siegel ay hinuhula ang pipiliin siya sa Sacramento Kings sa number 49 sa 270 aplikante, 58 lamang ang bubunuin. Sinabi ng isang source ng NBA na maliit lang ang injury ngunit kinansila na ang workout ngayong linggo para makapagpahinga. Ito ay ikalimang NBA workout ni Soto. Sabi ng source, kinakailangan kansilahin ang mga workout. Kailangan niya ng kaunting oras upang gumaling magpahinga at bumawi sa lakas. Sana bumuti at nang mabilis ang bukong-bukong para makagawa siya ng ilang mas critical na workout. Nabuksan ni Soto ang mga mata ng NBA coaches bilang isang skilled 7'3 center na may mataas na basketball IQ. Sa laki at haba na iyon, ang kakayahan niyang maglaro gamit ang kanyang isip. Tingnan ang sahig, ipasa ang bola. Ishoot ang bola, talagang magagawa niya ang lahat. Kaya kakaiba siya doon, sabi ni The Skill Factory Coach Jeremiah Boswell. There are things he can always improve on in the NBA. There's a lot of small ball switching on pick and rolls on how does he move laterally. Can he switch on guards? How does he play pick and roll? Can he hedge and get back? Dagdag ni Boswell, yan ang ilang bagay na pinaghihirapan namin at pinagmubuti ang kanyang pagkondisyon at pag-shoot dahil sa anumang pre-drop na pag-iensayo, kailangan mong mag-shoot ang bola maging nasa mabuting kalagayan. Kaya iyon ang mga pangunahing item na kailangan. Naging matigas siya, gumagalaw siya at depensa. I think ngayon mukha na siyang NBA player at naintindihan niya kung gaano siya kalaki. Ayan, ulat ni Rico Navarro. Sa patubayan natin ang ating kababayan na ipanalangin na talagang hindi serious ang injury niya.